magandang nang pangyayari sa Marcelo. Kasi ang mga tao disiplinado. Solid GBM. Santo kayo, sir. North Caloocan po kayo? Ah, North Caloocan. So, marami pong pinamahagi na lupa daw po dyan, no? Okay, Marcos yun. Kaya dati Pangulong Ferdinand Marcos. Ayun, talaga solid po talaga yung Junta man. Loyalista po talaga kayo. Pero ano po yung province niyo po? Leyte. 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 So, hindi ba takalo si Madam? Imelda Marcos. Saan yan pa? Tolosa. Tacloban. Parang Tolosa. Ay, kakalawa Tolosa. So, Bicol. Saan po sa Bicol? Bicol naman po. Ay, pero solid yan, bongbong. Ayan, Bicol pero solid na BBM. Malapit lang pala. Ay, nakaman. Si bongbong naman ang nanalo lahat siya tayo. Sa lahat na bayan. O, di ba, mga kababayan natin. Lagi ako nanonood sa ano nyo. Aguilar TV po ito. Talagang... Init pa init. Ano po, sasayaw ito sa mayroon. First time nyo po dito, sir. First time. Malakas po. Kasi taga Manila kami sa Manila Tondo. Kayo. Ayan, taga Tondo. Ay, napunta kami doon sa ano eh. Malakas yung suporta si ni kay BBM sa Caloocan. Kasi yung nag-caravan doon, nandun ako nun eh. Mga taga Caloocan. Kami, di ba? Sobra. Mga taga Caloocan, sulit sila. Pumasyal dito sila. Diyan, buong pamilya yan. Buong pamilya. BBM sa Caloocan. Mula sa lolo hanggang sapo. Sapo. Ikaw, sino ba bata mo? Lolo. Sino binata mo? O, di ba? Solid yan. Sulit sila. Kaya sabi ko, talagang ano, kitang-kita nyo na mananalo, mamumula. Mamumula talaga. Yung Caloocan, grabe. Si Sara. Sara naman, di ba? Diba? Wala nang po ang ilawan, no? Pink lawan. Pero nakapink siyang umbrella. Pero nakapink ako. Umbrella lang po yan. O, talo na, wala nang kulay. Wala nang kulay-kulay. Wala nang kulay-kulay ngayon. Kasi tapos na rin ang election eh. Trabaho na, tulong-tulong na tayo sa bansa. Tama, tama. Iportahan ang gobyerno. Di ba? Support-support lang. Kita mo naman. Ito nga, biroin mo, dinadayo ng ating. Sir, naabutan nyo rin po yung panahon ni Apulakay po? Or hindi na masyado? Bata pa ako nun. Pero yung mga kwento, ay, ito po sir. Ay, si tatay. Yung panahon nung kay Tatay Marcos, ang nagpagulo doon, mga ano, Aquino. Ay, sorry po. Kaya binaba niya yung Marcelo. Sige lang. Ano yan ang totoo nangyayari? MPA. Mga komunista. Komunista. Si Aquino, kinulo lang ano eh, yung... CPP. Hindi, yung ano. CPP NPA. Sa main? Plaza Miranda. Sige po. Sige, kaibigan natin, talaga narekomenda ko sa inyo. Kaya pakikot-ikot ako. So, kaya kahit sinasabi nila magnanakaw, hindi yung matigto eh. Hindi man magmananakaw si Marcos eh. Kaya nga, hindi na po. Kaya talaga yun. Tsaka no, ayan. Kasi mabilihin, no? Paano? Oh, mura. Mura po talaga yung bilihin dati. $2 eh. $1, $2 lang palit. Mataas pa yung peso dati. Piso noon, may soft drinks ka na pa, may tinapay, no? Ano po yung mabibili sa piso noon? Ano na po yung pwede mabili? Alam mo, nung piso noong araw, tatlong galot, piso lang yun. Magkakasama na po yun. Hindi, beer, tatlong piso, tatlong galot, piso lang. Bali, dalawang piso. Dalawang piso pala dati, lasing ka na mga kababayan. Anong year po yun? 72. 1972, kasagsagan ng martial law. Yun. Ano po yung masasabi niyo po sa martial law? Magandang nang pangyayari sa martial law. Kasi ang mga tao disiplinado. Walang gagalagala sa gabi. Tambay. Isipin mo, yung kapatid ko buntis. Nang anak, kinuha pa ng anong mobile para dalhin sa ospital. Diba? Kapantalan mo, hindi po martial law. Pahirapan kumuha ng anong mobile para dala ka sa ospital. Pero yung Marcelo, isang tawag lang, at yung mobile, dalil, italong bayad yun. Marcelo, ba't na ako? Kumbaga po sir, taliwas ito muna yung inyong dahil naabutan nyo po yung panahon ni Apula kay Marcelo mismo. Taliwas po yung inyong karanasan kaysa sa sinasabi po ng mga madalas nagrarally ng mga anti-Marcos. Hindi kayo nagrarally yun, binayaran ng mga akin na yun. Binayaran ng mga akin yun, totoo yun. Palaw nagsimik basa ano pinanganak ano
73 ka na yata eh. Hinabutan niya rin po. August 1972. Uy, diba? Marcelo rin, Marcelo Baby. Halos yung kabataan ko, yung Marcelo Baby. Bakang gano'y ayun, pag yung kapatid ko babae, sa birthday ni Presidente Marcos. 9-11, so, September 11. So, lagi siya ngayon, regalong pagkain. Pagkain lang walang pera, pero sawang-sawa kami. Ah, saan po kayo nung panahon ni Apo Lakay po? Dito kayo sa Maynila? Oo, Kalookan. Kalookan naman sa kabila. Bagong Mario kami noon. Bumibisita po talaga si Apo Lakay doon or kayo po'y pumupunta sa Malacanang? Hindi, hindi pinapadala lang. Ah, pinapadala lang talaga galing sa kay... Malacanang, oo. Wow, ayos. At saka yung Bagong Mario, unang punta ni Presidente Marcos doon, yung mga estudyante kumakanta ng Bagong Lipunan. Bahay lupa at kabuhayan, ang tangin nilang yaman. Pinapakinggan talaga ang Presidente Marcos yun. Tinanong ni Presidente Marcos sa mga teacher, anong ibig sabihin kanta nun? Kahit daw lupa lang ito kabuhayan, masaya na sila. Kaya binigay yung Bagong Baryo. Ultima mo, binigay yun. As in yung buong Bagong Baryo, yung buong kalupaan, talagang binigay talaga siya para sa lahat. Kaya sabi niya, hintay lang kayo dahil ipapaayos ko yan diyan ng kalsada kasi mga tao doon kumpulan, walang kali-kali. Sabi niya ipaayos ko yan ng ano, NHC para magkakali-kali kayo pag may sunog, medyo maayos. Yun ang katotohan, ano, magaling talaga si Presidente Marcos. Talagang siniraan kaya, na po talaga, no? Oo. Ano naman po yung ating inaasahan po sa bago natin administrasyon na anak ni Apo Lakay po na siya Pangulong Abigail? Yung nga sinasabi ni Presidente Marcos, pangarap ko ay pangarap ko rin. Kasi pangarap natin mahirap, maahon tayo sa kahirapan. Eh pangarap din pala niya na maahon talaga siya. Pati kailangan siya lang magtulungan lang. Oo, magtulungan lang. Sabi nga niya, tapos eleksyon, isang araw lang eleksyon, isang araw lang tayo nagkalaban. Ngayon magsama-sama tayo. Yan lang ko. Kaya lang gusto ko yung pagbubong. Wala siyang ano, wala siyang hindi ano siya bingador, hindi bingador. Hindi pares noong mga mayor natin. Mia Malonzo, bingador, lahat ng empleyado na hindi nakakabit hanggan. Pero yung bumbong, sa lahat siya, no, kaya wala siyang tatanggalin kung kaya lang magtatanggal din mga departamento na wala namang ginagawa. Kumbaga, sobra-sobra na siya, no? Ito po, may tanong po ako, sir, kasi curious ako sa, di ba, Caloocan po yung Bagong Silang. Curious po sa pangalan niya, kasi yung Bagong Silang, Caloocan City po ba ay pinangalan dahil sa kantang Bagong Lipunan? Kasi nasa lyrics po yun, eh. Kasi Bagong Silang. Dati yun, may Bagong Silang. So, pero Rodriguez yun. Tiningnan ni Presidente Marcos kung totoo sa kanya, sa Bureau of Land, pangalan lang niya doon, hindi pala pala sa kanya yung titulo. Kaya kinuha niya yun. Kaya ginawa yun na ano, Bagong Silang. Yun, parang may kinalaman din sa kantang Bagong Lipunan. Kasi napurious ako kasi parehong-pareho eh. Yun ang pangyayari doon. Pati yung Tala, General Hospital ngayon. Dati, kay Rodriguez din yun. Puro pangalan lang. Wala pala sa ano, sa titulo, wala. Pangalan lang sa kanya. Parang sa Bagong Baryo. Kahit na bawal nga yun. Kay, sa Bagong Baryo naman, kaya ano daw yun. Si Gregorio Araneta. Yung pala pangalan lang, kay Araneta yung nambandaroon sa taas, yung sa may sinilahan, yun lang ang Araneta yung Araneta. Pero yung baba, no, Bagong Baryo na, Presidente Marcos nagbigay doon sa mga bata. Tapos, yung pangatlo yung dagat-dagatan, ang mayari doon, in-check. Tinignan din yung Presidente Marcos sa mga bata niya kung talagang in-check mayari. Yung pala pangalan din. Kaya, pangalan lang. Parang inangkin ng pinilay lupa. Inangkin lang kasi may mga pera. Ayun lang. Tapos pinatambakan niya ng Presidente Marcos. Pinamigay niya sa mga tao. Mayroon na ako doon kaya binigay ko na sa mga kapatid ko. Kumbaga yung lupa niya po doon sa may sa po kayo ulit, Bagong Baryo, Caloocan City. Ay galing po kay Pangulong Marcos. Bigay niya po talaga. Wala kayong binayaran kahit 5. Wala. Nagbabayad lang. Halimbawa, lupa ko ito. Ayun, tapos lang siguro. Tapos, ibibinta ko yun, alam na kapalit sila, nagbabayad. Pero yung pinagbigyan, walang bayad. Yung binigay talaga ng buo, talagang walang bayad. Kaya lang mga tao kasi, gusto mong kapira, binibinta yung sarili ng lote nila. Kaya yun, ang may mabayad ka. Kumbaga, binigay sa kanila, tapos bininta naman nila. Tapos ang sasabihin, wala silang matirahan. Yan ang hirap sa atin.
pare sumba yung dagat-dagatan. Maraming mga kababayan ko doon na bitin nila yung lupa nila. Para lang magkapira tapos sabihin uwi sa probinsya. Pero babalik lang, mag-squatter na naman yun na masakit doon. Sayang naman, binigay na nga siya kanila. Hindi sila marunong magpasalamat. So, may bless po sa ano, may bless po sa Kalawakan, yung Bless Project. Oo. Meron po doon talaga? Oo, mayroon talaga yun. Anong barangay po ba nandun? Yung Bagong Baryo. Ah, Bagong Baryo. At saka dagat-dagatan, saka Bagong Silang. Wala pa kang picture. So kasi ngayon po no, napanood ko po kasi sa UN TV na balak po ni PBBM na yung Bless po ay ibalik. Kasi noon kasi Metro Manila lang talaga siya madalas sa buong bansa. So ano po yung masasabi niyo po doon? Kasi ito is housing project po ito eh. Ay, mula nung upo siya no, si kayong tatlo naman. Joseph Escrala, nagpatay na no, marang bahay doon. Si Erap nga rin po tama na. Ano, Bagong Baryo, at sa doon sa Bagong Silang. Maraming Bless House doon. Kompleto po yung Bless Houses po. Meron silang sariling palengke. Ayun yung sabi school. Talaga sa loob po mismo ng compound. Mayroon pa. Mayroon talaga. Yan, para hindi na sila lalabas na nandun po sila lahat. Yan po, no, alam ko po yung gaano ka-solid yung Kalookan. Kasi yung nagkaraban po sina Pangulo Bibendo. Nandun po ako mismo. Grabe. Wala ko masabi. Sobra. Hindi ko malimutan yun, sir. Sabi ni Bumbong, iba kayong taga-Kalookan. Alas 7 na lang gabi. Hinintay pa nyo kami. Hinintay talaga na sa kalsada na nasundan doon sa south, nasundan ko po yung motorcade niya sa south. Ito, umabol pa yan. Ako, umabol ako sa, hindi, sa ano, sa Pangarap. Pangarap, inabutin niya doon. Sa Kalookan, sa may... Ano pa yan kayo, no? Selfie ni Sara. Abutin niya. Pumayag doon. Kaya nakahabol pa po si Sara, no? Kasi nung una si... Bahala yung si Kenji.